Hello guys, have a nice day po sa ating lahat ng mga OFW, kahit saang sulok man kayo ng mundo, kahit saang bansa man kayo, magandang buhay po at kumusta po kayong lahat. At ingat-ingat lang po tayo at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. And it's me again, Dhayrose TV, and welcome back to my channel. And for today's video guys, is i-share ko lang sa inyo step by step kung paano nga ba makapunta dito sa ibang bansa. Lalo na sa atin mga nagtatrabaho sa bahay. Una guys, is kailangan may passport na tayo. Kasi para hindi na tayo mahihirapan. Pag makahanap naman tayo ng agency, hindi na tayo mahihirapan. Kasi ready passport na tayo. Yun talaga ang unang-una guys. And then, pangalawa is alamin natin guys kung yung agency na nahanap natin is legal ba siya. Yung ibig sabihin ng legal guys is registered siya sa POA. Ang talagang aalamin natin na talagang konektado ba siya sa POA. Kasi yung POA sila yung may alam sa lahat ng mga agency na legal. At saka then, the third guys is yung pag nakahanap ka na ng agency, yun. Pupuntahan mo na yun, dalhin mo yung passport mo, at yun, mag-a-apply ka na. Siyempre, pag nag-a-apply ka guys, sasabihin mo sa pinaka-information ng agency na mag-a-apply ka papunta ibang bansa. At ang unang itatanong sa'yo is kung may passport ka na ba. Kaya, di ba, sinabi ko na kailangan bago mag-apply is may passport na. Kasi yun talagang unang itatanong sa agency. Anyway guys, hindi naman big deal din yan. Kasi may mga, mostly naman ng mga agency na tumatanggap din sila ng aplikante na wala pang passport. Yun yung sinasabi nila na free passporting. Yun. Tapos, and the next guys is, yun na, after mo na kung may passport ka na, mas madali. Kasi, pagdating mo dun sa agency, diretso ka na, mag-fill up ka na agad ng yung application form nila. Nandun yung, iaano ka na. Kasi pagkatapos nung ma-fill up mo yung application form dun, yung ano lang naman yun, yung mga details, personal details mo, ganito, ganyan, lahat ng mga personal details mo, yun lang ang nandun. Tapos, yun lang ang nakalamang sa may passport na. Kung sa wala namang passport, ganun din naman ang gagawin. Magpipill up ka, yun nga lang, pending pa yung application mo. Kasi hihintayin pa yung passport mo na mailabas. Anyway, schedule naman nila yun. Agency na ang bahala dun mag-ano. Agency na ang bahala dun magpa-appointment. Kasi, yun nga, nag-apply ka sa kanila. Pero, at saka, hindi rin problema yun guys. Kasi pag agency, may mga connection yan sila sa DFA. Kaya, hindi rin matagal mailabas yung passport mo. Talagang hindi rin masyadong matagalan. Kasi alam mo, may mga passport na ta. May mga connection sila sa loob. Hindi tulad nung yung individual na magpapa-appointment ka, maghanap ka pa ng slot, at mostly ngayon, kung hindi ako nagkakamali, parang lahat ng araw na yata, kahit buong taon, fully book na lahat, hindi ka na makaano ng slot. Kaya, mas maganda na rin yung agency, yung magpapaano ng passport mo, kung wala ka pa namang passport. And yun guys, after nyo ng passport mo, kunyari, pag na-release na yung passport mo, yun, maghintay ka na lang din ng tawag na may employer ka na. And most, pagka-release ng passport mo kasi guys, yun, iano ka na nila for medical, i-medical ka na nila. Pagka-ano ng medical mo yun, after ng medical, yun, ipapublish ka na nila kung saan lugar ka man, sa lahat ng country na hawak nila, at saka yung doon, kung saan ka unang country masilik, masilik ng employer, doon kanila isasalang at saka, yun, tatawagan kanila for the next step. Sa mga baguhan pa lang guys, sa mga first timer,
kailangan mag-undergo ka ba ng TISDA, mag-undergo ka pa ng OWA, magpipidos normal lahat pagpaalis tayo magpipidos talaga tayo kasi doon sa pidos sasabihin yung excuse me. Doon sasabihin yung ano yung mga dos and don'ts sa bansang pupuntahan mo. And balik tayo sa ano guys. Balik tayo doon sa TISDA. After mong mag-medical guys, pag clear na yung medical mo lahat-lahat, yun, i-schedule ka na ng agency na ano ka for TISDA ka. Which is yung TISDA guys is maybe 3 days yata or 2 days. Yung TISDA guys is yun. 2 days pala. Yung OWA pala yung 3 days. Yung TISDA guys is 2 days. Yun, doon yun. Ituturo sa inyo kung paano yung tamang table sitting, bed sittings, ganun yung pagluluto sa bansang pupuntahan mo. Yun, paano yung... Pero hindi naman totally na ituturo nila talaga lahat yun guys na ano. Ganito yung pagluto kung kunyari punta ka rito sa Saudi. Hindi naman inaano doon sa TISDA na talagang kung anong luto ang gagawin mo dito sa Saudi. Hindi naman ganun. May isang ano lang sila, parang may isang recipe lang sila na inaano kinikater doon na para lang maano sa pag-ano mo ng table settings, ganun. Tapos yun guys, ituturo doon sa inyo kung paano yung paglilinis, paano magplancha, paano maglinis, yun yung gagawin mo lang sa TISDA. Paano gagamitin yung mga vacuum, tsaka kasi yung sa vacuum kasi guys, ano yun? Klase-klase kasi yung sa vacuum guys. Iba-ibang klase yung vacuums. May steam, may yung ordinary vacuum lang. Meron ding iba na talagang yung parang, ano lang sa atin, yung parang scrub lang siya. Ganun. Tapos, paano yung bed, paano iaayos, ganun, paano yung tamang pagkalagay ng ano mga bedsheets, ganun. Yun yung ituturo doon sa TISDA, guys. Tapos after nun, marilis na yung ano mo TISDA certificate. I-schedule ka na naman nila, guys, ng OWA, which is yung OWA at saka yung PIDOS, yun na yun, sabay na sila mostly, meron ding iba na nagpipidos sa ano na lang, sa agency. Pero, pag sa OWA, yun na yung certificate na yun, yung PIDOS certificate yun, tapos makadikit na lang doon yun, pati yung OWA, kasama na. Doon naman sa OWA, guys, is ituturo sa inyo yung lingwahe kung saang bansa kayo pupunta. Kunyari, pag dito sa Saudi Arabia, ang ituturo po sa inyo is yung Arabic. Yung mga basic lang naman, guys. Yun, yung mga basic lang naman na talagang everyday natin ginagamit sa pagkipag-communicate sa kanila. Ganun, yun lang naman yung ituturo doon sa ano, sa OWA. Tapos, 3 days yata, yun, 3 days yun. Kasi ituturo din nila doon yung mga bawal, ituturo din nila yung ano yung gusto, mga ano yung tatanda, ano yung mga ugali ng mga Arabo, ano yung gusto nila, ano yung hindi gusto nila, ano yung bawal sa lugar na pupuntahan mo. Ganun. Yun yung ituturo doon sa OWA. And then tuturuan din kayo ng yung lingway. At saka guys, mas maganda na rin talaga na mag-OWA tayo. At saka talagang maganda na registered tayo sa OWA. Kasi hindi naman natin pinagdasal na may mangyayari sa atin, diba? Lahat naman tayo nagdadasal na sana maging okay yung pupuntahan natin. Wala naman tayong pinangarap kundi yun. Yung maganda yung magpupuntahan natin. Pero guys, in case naman kasi hindi naman natin iwasan. Kasi alam din natin hawak yung panahon. Mas maganda na rin na registered tayo sa OWA kahit papaano. Ano, malaking tulong din siya guys. Sa mga tulad ng kung mga kailangan ka ng assistance, yun. Andyan si OWA. And in fairness guys, yung OWA din, may ano din sila.
may mga benefits din tayo na makukuha ng mga OFW. Ganun. Kunyari, pag mga, hindi ko lang talaga kabisado, guys. Next time, ikakabisado ko yun at sana isushoot natin kung malalaman ko na kung paano talaga. And then, pagkatapos na mag-uwa, pagkatapos ka na mag-uwa, guys, yun na nga yung sinasabi ko. Uwa, meron ding iba uwa, tsaka pidos diretso na. Doon sa uwa, guys, mostly, may mga bangko doon na pumapasok. Pag parang mga last day nyo na, or second day, may mga bangko na pumapasok. Tapos yun, mag-offer sila ng parang savings account natin na mga papunta dito sa ibang bansa. Yun, mag-offer sila ng yun. Pero, hindi naman siya compulsory, guys. Depende na sa'yo kung kukuha ka. Pero para sa akin, mas maganda yun, guys. Ako, kumuha ako ng doon sa bangko na pumasok doon sa nag-uowa kami. Kasi maganda naman din talaga, guys. Kasi at least, kung gusto mong mag-ipon, yun, makapag-ipon ka. Hindi mo na kailangan na magbukas ka pa, mapunta ka pa dito, lalo na pag dito sa Saudi, hindi mo na kailangan na kukuha ka pa ng ibang, pupunta ka pa ng bangko para kukuha ng ibang bank account para sa savings mo. Yung bangko na ina-offer ng OWA is maganda naman yun, guys. So, pag kunyari, mag-iipon ka, pwede yun. Yun. Tapos, pagkatapos nun, guys, after mo na, matapos mo na yung 3 days na OWA, is yun. Kasi dati, guys, nung una kong apply pa lang talaga, after ko mag-uwa, pag yun na yung pinaka-asam-asam ng lahat ng mga aplikante. Kasi dati talaga, way back 2013, pag nakapag-uwa ka na, yun, weeks na lang ang bibilangin mo, aalis ka na. Tapos, yun yung inaano, pag sinasabi na mag-uuwa ka na, yun, aalis ka na yan. Malapit ka nang aalis. Tapos, yun, kaya tayong lahat na nag-apply papuntang ibang bansa, kailangan natin yan undergo, lalo na pag first timer. Pag ano ka naman, guys, pag ex-abroad ka naman, yun, hayahay na. Kasi, pag nag-apply ka na ex-abroad, wala ka ng hindi ka na mag-tisda, hindi ka na mag-owa, pidos normal, andyan yung pidos. Kada alis mo, may pidos talaga. Kada alis mo, may pidos. Tapos, yun na, hayahay ka na pag ex-abroad ka na, kasi hindi mo na i-undergo yung lahat ng mga hindi na ganun kahirap nung sa umpisa kang nag-a-apply. Yun. Tapos, pag ex-abroad ka na, maghihintay ka na lang ng, ang hihintayin mo lang dun is, kung may employer ka na. Pagkasalang mo, i-medical ka, after mo isalang, hanapan ka ng employer, tapos natawag na lang yung agency sa'yo ulit, kung may employer ka na, after ng employer mo, yun, magdiretso na, signing of contract, pag sign mo ng contract, pero na yun, alis na. Ganun pag ex-abroad ka na. Pero guys, depende pa rin yan sa agency. Hindi lahat ng agency ganun kabilis magpapaalis. Yun. Kaya, sana guys, bago tayo mag-apply, magsi-search muna tayo na itong agency ba na pinasukan natin is mabilis ba magpapaalis at talagang hindi ka ba talagang sure ba na matutulungan ka pag in case na may mangyayari sa'yo pag nandito na sa ibang bansa. Yun. Talagang, in short, hanapin natin yung legal na agency. And yun lang muna, guys, for now. And sana po may nakukuha kayong aral sa inano ko, sinishare ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan. Sana po, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe na and hit the notification bell para maging updated kayo sa usapang OFW. Bye-bye!